Hello, what's up mga ka-Money Magnet? Naririto na naman tayo para sa isang pang-paswerteng hatid gamit ang oregano at tubig. Kukuha ka lamang ng 3 pirasong oregano. Susulatan mo po ng 999, 888, at 777. At isang basong tubig. Pagsasamahin natin ang elemento ng tubig at elemento ng kalikasan. Ang pagsasama ng elemento ng tubig at kalikasan ay napakahusay para makapagbigay ng swerte. Alam naman po natin kung gaano kaswerte ang oregano na nagmula sa kalikasan. Sinulatan pa po natin to ng 999, lucky 9 kung tawagin. At kahit saan po, alam na alam kung gaano kaswerte ang numero 9. Ganun din naman po ang 8. Kung tawagin ay infinity o walang katapusan. Siyempre, hindi mawawala ang lucky 7. Kaya nga kung pipili kayo ng isang negosyo at magtatayo ng negosyo, siguraduhin mo na ang pangalan ng negosyo mo ay may mga numero na maswerte. Tulad ng 9, 8, 7. Pansinin mo yung mga Chinese. Kapag meron silang business, kadalasan sa pangalan ng business nila ay may numero 9, 8 at 7. Pansinin mo sa Divisoria. Kapag namili ka doon, marami doon pamilihan ng shopping mall ang pangalan ay 999 Shopping Mall. Diba yung 999 Shopping Mall sa Divisoria, dinadayo? Pinupuntahan ng mga tao dahil nga ang ginamit nilang pangalan dito ay napakaswerte. Meron din sa Divisoria ang pangalan Dragon 8. Ando na naman yung numero 8. Kasi nga yung numero 8 ay swerte. Meron din sa Divisoria 168 na shopping mall. Meron na namang 8. Bakit kaya hindi nawawala ang 8, 9 at 7? Dahil nga ito'y mga masiswerteng numero. Kapag ito ay nilakip mo sa negosyo mo, or kung ang number din ng bahay mo ay 8, 9 o 7, tiyak ikaw ay maswerte. Kung ikaw naman ay magsisimulang gumawa ng isang transaksyon, siguraduhin mo yung transaksyon na yan ay 8, 9 o 7 yung date para swerte. Mainam din na full moon ha, paggagawa kayo ng paswerte, full moon. Or kung magbubukas naka full moon tapos ang pangalan ng business ay may 7, may 9, may 8. Ngayon naman, ang gagawin natin ngayon dahil maswerte nga ang 9, 8 at 7 at maswerte rin naman yung oregano. Kaya huwag kayong magpapawala ng oregano sa bahay nyo. Kapag palagi kayong may oregano, pumapasok yung positive energy. Pumapasok yung swerte. At nararamdaman nyo talaga yung gaang ng buhay. Kapag meron kayo palaging oregano sa tahanan. Yung bang kahit anong bigat na pinagdadaanan mo, meron at meron nagiging solusyon. Etong gagawin natin ay para sa bahay mo. Pwede mo itong gawin ng Tuesday or Friday. Kahit anong oras. Pag ginawa mo to, tiyak ko sa'yo na makakaakit ka ng kaperahan. Susundan ka ng pera. Yung bang tipong lahat ng ginagawa mo magiging successful. Kasi sinamahan natin ang elemento ng tubig. Nang ibig sabihin ay pera. Isinama pa natin yung oregano sa elemento ng tubig. Umpisaan muna natin ilagay yung oregano na may 999. Tapos nito ay oregano na may 888. At pagkatapos itong oregano na may 777. Pagkatapos palagi kong sinasabi na kapag nagawa na natin to, dadasalan po natin. So, sa panimula ng panalangin, huwag po natin sasamahan ng salitang sana. Negative po yan. Ayaw po natin papasukin sa buhay natin ang mga negatibong bagay. Ang gusto lamang natin papasukin sa buhay natin ay puro mga positibo para positibong bagay din ang mangyari at maganap.
Kapag meron na po kayo nito, dasalan niyo po ng lahat ng dasalin. Ibulong niyo po lahat ng nagpapabigat sa buhay niyo. At sambitin mo pong ito ay aalis, mawawala, at tatanggalin. Ito ay aalis, mawawala, at tatanggalin. Pagkatapos po nito, natitiyak ko po sa inyo na magiging mag-aangang daloy ng kaperahan. Yung bang kahit saan ka mapunta, susundan ka ng swerte, susundan ka ng pera. Napakahusay po ng oregano na pampaswerte. At lalo itong nagiging mahusay dahil isinama po natin to sa elemento ng tubig. Na alam naman po natin na ang elemento ng tubig ay siyang nagpapagaang sa buhay natin. Ang elemento ng tubig ay siyang nagbibigay sa atin ng magaang na buhay. Kapag marami tayong tubig sa ating tahanan, mas lalo po tayong siswertihin. Pero pakaingatan po ang paglalagay ng tubig, huwag na huwag po kayong maglalagay ng tubig sa kanluran dahil ang kanluran po ay paglubog. At kapag nagawa niyo pong maglagay ng tubig sa kanluran, magiging paglubog po ang daloy ng kaperahan sa atin. At ayaw naman po nating mangyari ang mga bagay na to. Ayaw po natin mangyari ang paglubog sa buhay natin. Ang gusto po natin ang pumasok sa buhay natin ay puro lamang kaswertihan. Kaswertihan sa buhay, kaswertihan na magbibigay sa atin ng magandang kinabukasan. Ngayon po, pag nagawa nyo na po ang pampaswerteng ritual na to, saan naman po natin ito dapat ilagay? Maaari mo po itong ilagay sa southeast sector ng ating tahanan. Timog Silangan na kung tawagin ay lugar ng pera. Kapag sa Timog Silangan mo po na ilagay ang pampaswerteng ritual na to, ay natitiyak ko pong ang daloy ng kaswertihan ay magpapatuloy sa buhay mo. Timog Silangan po natin ilalagay para tuloy-tuloy ang daloy ng swerte, tuloy-tuloy ang biyaya sa buhay natin, tuloy-tuloy din ang pasok ng pera at susundan ka din ng kaperahan kahit saan ka man magpunta. Ang swerte ay babalot sa iyong buhay, hindi ka mahihirapan at hindi mo mararanasan na magipit kailanman. Basta't gawin mo lamang ang pangpaswerteng ito. At yan lamang po mga ka-money magnet. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang video ng ito. Thank you very much!